Pag sumakay ka ng ano ng MRT, libre. Pagka may vaccination card ka. Tapos may discount pagka may vaccination card ka. So, yan ang advantage, di ba? Muli makakasama natin ang Undersecretary ng Department of Interior and Local Government, walang iba, Undersecretary Martin Dinho. Granular lockdown, ano ito? Bali ito, tawag namin dito last year, surgical lockdown. Ang pinakamagandang explanation nito yung kay Secretary Anyo. Kumbaga sa isang katawan ng tao, kung ang may diferensya lang ay yung paa mo, doon lang tayo sa paa mag-concentrate. Ibig sabihin, kung sa isang syudad, tapos itong barangay lang na to ang merong problema, tapos sa barangay na yan, kung lang itong karsada na to, o kung subdivision na to, yun lang ang acting i-lockdown. At pag ni-lockdown natin itong lugar na to, yun lang mga apektado ang bibigyan natin ng pagkain. Hindi natin kailangan pakainin ang buong syudad o yung buong barangay kung ang tinamaan lang o yung biktima lang ng COVID-19 ay nasa isang karsada. Teka, Undersecretary Dinho, hindi ba last year na nag-uusap tayo panang kasagsagan ng mga lockdown na ito? Ginagawa niyo na yan? Yung kalye, per compound? Ayan, buti ka pa partner na alala mo. No? Naalala kasi, ko yan. Noon, kasi yan ang sinasabi niyo lagi noon eh. Kore, kung lang si yung pala, yung pa rin ang gagawin, kung lang sinunod ng Interagency Task Force, itong ating ginagawa noon, edi sana umaandar ang ekonomiya. Pagkatapos, ina-address natin yung problema directly. Ibig sabihin, right on target tayo. Yun lang merong kaso ng COVID ang mag-concentrate at yung buong pondo o pwersa ng gobyerno ay itutok doon sa lugar na merong positive ng COVID-19. Ito ngayon ang ibig sabihin niya nga gradual lockdown na yan na sinasabi ng gobyerno. So ito ngayon, tapos meron tayong tinatawag na tatlong C, no? Ito yung close contact, tapos ito yung ano yung close contact? Ang hindi pa pwede sa atin, yung siyempreng sa parlor, tapos sa gym, ay ang tawag dyan na close contact. Tapos yung isa yung close ano naman, closure, ano, yan naman yung sa simbahan. So, bawal pa rin yan. So, ito yung tatlong C na hindi pa muna pwede. Tapos yung isa, yung mag-open tayo ng pagkain o dun sa restaurant na naka-close. Ibig sabihin na naka-aircon. Pero ngayon, pagka al fresco, pwede na. Pwede na tayong kumain sa labas. Tapos ngayon, bubuksan na din natin yung ating transportasyon. So, saan po manggagaling ang order ngayon, Undersecretary? Okay, ang recommendation manggagaling ngayon sa ating barangay, sa ating siyudad at munisipyo, and of course, ang ating Department of Health. Doon sa ating kanya-kanyang lokal. Tandaan nyo ha, lokal na pamahalaan. Yan. Yan ang pagkakaiba natin ngayon. At siyempre, meron niyang bahagdan na kung saan ano ang pwede nating buksan ngayon. Kasi mayroong category 1, category 2, category 3, category 4. Dating ngayon, ang pinapatupad ay yung tinatawag na category 4. Ano yan? Bawal pa rin po ang pagkain sa loob ng restaurant. Sa loob ha, sabi ko loob ng restaurant. Pero kung sa labas ng restaurant, pwede na tayo. Bawal pa rin po ang pagsisimba. Bawal pa rin po ang close contact, yung halimbawa na naggugupit, nag-gym, yung mga ganitong bagay, nagpapaparlor, spa. So yan muna ang pinagbabawal natin.
So nasa ilalim na tayo, sabihin na natin, ang buong Metro Manila sa buong Setyembre ay nasa ilalim na ng GCQ, tama po ba? Wala na ganun-ganun. Ano na lang? Bago na ngayon. Kanya-kanya ng lockdown sa kanilang lugar. Yun na ngayon, yung gradually na. Saka ganito ha, pag kayo ay napasa ilalim ng lockdown, kahit na-apor kayo, hindi na kayo pwedeng lumabas ng bahay. Pag ay, bakit po? Bahay, hindi na kayo makakabalik. Doon na kayo matulog doon sa pinagtatrabaho ng ospital. Ano? Dahil nga, affected yung inyong lugar. Pagka naman kayo ay umuwi, hindi na kayo pwedeng makalabas. So, ayan yung pagkakaiba nito. Dahil unang-una, declare o identify yung lugar ninyo na merong positive ng COVID-19. So, yan. At least ilan? Meron po bang guidelines? Ilang positibo sa COVID mayroon sa isang barangay na iyon o sa isang lugar na iyon para mag-lockdown sila? Pwede tayo, halimbawa, yung isang bahay. Pagkatapos yun, kung kukordonan yun, ibig sabihin, kung identify na yung bahay na yun, pababantayan na natin yan sa ating mga barangay emergency response team. Tapos ang barangay at saka ang syudad maghahanda na ng pagkain para ayudahan yung bahay ng may positive. Tapos siyempre kasama ang gamot. Ayan. Kaya ngayon tututukan na natin kung sino lang ang merong positive sa ating barangay. Sandali lang, Undersecretary, ang aayudahan yung bahay lang na may mga nagpositibo sa COVID. Pero worry mo, yung compound na yon, lahat sila naka-lockdown na, kanya-kanyang pagkain na yon, hindi naman sila aasa na. Ano, pag ni-lockdown, papakainin namin lahat ng apektado ng lockdown. Ah, lahat. O, kasi hindi na sila pwedeng lumabas. Walang kasi pwedeng pumasok. Oo. Kaya pagkalimbawa, isang compound dyan, kung sabihin mo na mga 100 tao sila sa isang compound, 100 yung papakainin natin kung yung isang buong compound dyan. Magtatrabaho ang barangay talaga. Talaga nang magtatrabaho sila. Tsaka ang syudad, ang city, at saka dahil tulong-tulong yan, pati yung health department. Kaya lang, ang maganda dito, sabi nga ni Secretary Anyo, kung yung katawan mo ay yun lang paa, dun lang nakakonsentrate tayo. Para yung kamay gumagalaw, yung ulo gumagalaw, ano ibig sabihin? Naghahanap buhay yung mga ibang hindi apektado. Kamukha niya, tingnan mo ha. Ang Pasig, bumaba ang hawa-hawa. So yung Pasig, pwede na silang gumalaw. Ako nga meron pa akong recommendation na kung maari sana lahat ng mga bakunado na itong ginagawa ko, once na lumabas ako ng bahay, suot-suot ko na yung aking ID tsaka yung vaccination card. Alam mo, nung nasa airport ako, nakatingin sa akin yung set-set, ang laki naman yung sabi ko, ito ang aking ID, itong aking vaccination card. Alam mo sa ang reaction sa akin? Alam mo, Yusek, ang sarap tumabi sa'yo, safe ako. Dahil bakunado ka na. Just imagine. Pag lumabas tayo ng naka-vaccination card na tayo, pagtingin sa'yo nung katabi mo, wow, bakunado na to. Sure na ako dito, di ba? So ngayon, kung halimbawa lahat tayo, kung sino ngayon ang hindi o walang vaccination card, ibig sabihin ako, baka mahawa ako dito, di ba? Baka ano to. Kasi meron talagang mga stubborn, ayaw talaga nilang magpaano. So ngayon, kamukha nito, ang nire-request ni Secretary Joey Concepcion ay magkaroon tayo ng economic bubble o yung tinatawag natin na buksan ang mga mall. Kung sino lang ang vaccination card, siya lang ang pwedeng pumasok ng mall. Para we are sure na bakunado na yan. Sabi ng mga that's a violation of human rights. Hindi naman siguro. Once na kamukha ko, pag bumisita ka sa bahay ko, pag nakita kong bakunado ka, sige, pasok sa loob. Pero pag hindi ka bakunado, diyan ka lang sa terrace. Hindi ka makakapasok. Kasi
Kasi syempre, kahit sabihin mga bakunado na undersecretary, pwede pa rin magka-COVID, di po ba? Pwede ang laki ng chance na siya yung carrier pa, itong hindi bakunado. Correct! Mas may tiwala ako sa may bakuna na kesa dun sa ayaw magpabakuna. Tapos sandali lang kapitan ng ano yan. Tapos ngayon, nire-require na kami na magdala ng ID. So yun. Ngayon, masasabi ko na na mahalaga pala itong aking vaccination card. O ngayon, pagpapupunta... Magandang example yan, Undersecretary, na dapat gayahin namin. Kasi kahit sa tindahan, hinahanapan din kami ng vaccination card. Tapos may discount. Pagka labas ka ng labas, malulukot. Pero kung ipapalapit na, tapos malayo ka pa lang, nakikita na ng pulis, nakikita na ng barangay. Tapos ngayon, pag sumakay ka ng MRT, libre. Pagka may vaccination card ka, tapos may discount pagka may vaccination card ka. So, yan ang advantage, di ba? And siyempre sa mga pinapakita ninyo, ibig sabihin, level up na rin tayo kung ikukumpara pa tayo last year. Di ba? Nakakapa kayo last year. Diyan sa gobyerno, anong pag-iingat ang gagawin natin dito sa COVID o sa pandemic? Alam mo, partner, natutuwa ako na alala mo yung mga pinag-uusapan natin. Just imagine kung nakinig na sila sa atin noon. Surgical lockdown, hindi tayo ngayon ganito, di ba? Ngayon, ganun din pala yung gagawin natin. Tapos noon, tatandaan mo, binatikos ako dahil sabi, yung shame campaign kasi yung iba ayaw mag-face mask, ayaw mag-face shield, pero hindi hinuhuli na ngayon. Ngayon, 2 million na. Dahil yan sa mga sinasabi nyong human rights na huwag mag-face mask, huwag mag-face shield. 35,000 ang namatay. Nung nag-uusap lang kami ng partner ko, wala pa yata ang 10 ang namatay nun. Diba? Oo, nagarit pa sa'yo kasi sinishame campaign mo daw. Hinihiya mo dahil walang face mask. Oo, wala, hindi nagpe-face mask, hindi nagpe-face shield. Bakit ko daw isishame campaign? Face mask pa lang nun, ha? Ayan. Dahil tinolerate, binibi, loko. Diba? Ayan ang nangyari ngayon. Umabot tayo ng 2 million. Dahil yan sa katigasan ng ulo. Dahil kung lang noon, talagang mandated ang lahat ng tao na naka-face mask, walang papasok sa ilong ko. Tapos, dinagdagan pa nga yan ng face shield. Tingnan. Kompleto. Kita nyo. Actually, last year, hindi po ba talagang naghigpit din naman at sumunod din yung tao? Kaya lang, mukhang lumuluwag na naman. Naging kampante na naman sila, na-relax na, ayan na naman tayo, bigla, ang taas-taas na naman ang mga COVID cases. Partner, nung nag-uusap tayo, nung nagpo-programa tayo, halos linggo-linggo, sinasabi natin, sino ang nag-lockdown? Kumunti, hindi lumala. Di ba, barangay? Ni-lockdown natin na talagang hanggang ang higpit ng barangay, lahat ng karsada binarikadahan. Lahat dapat kinita. Hindi lang nakasara kung hindi talagang may pader, may barikada yung street namin sa Batangas. Nilagyan ng mga kahoy na ipinako pa ako para walang talagang makalabas. Ganon kay si Undersecretary Martin Dino, mga kaibigan ng ating nakapiling mula po sa DILG. Maging maingat po tayo sa lahat ng panahon at patuloy na sumunod sa mga panuntunan na ipinatutupad ng pamahalaan. Mahigit 24 na taon nang naglilingkod sa ating mga OFW at kanilang mga kamag-anak saan man sa mundo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa Bantay OCW Foundation. Patuloy po tayong magtulong-tulong upang mas marami pa tayong matulungan. Follow us on YouTube, Facebook, and Twitter. Mula sa Inquirer.net, Inquirer Television, at Radio Inquirer Online, sincerely yours, Susan Kay.